Ala, gua palago di Aina. Oy, ano ka, Bisaya? Bisaya po, taga Dipolog. Pero na ako dali sa... Dito po ako sa ano? Dito po ako sa Baguio. Oo. Oh, kaya pala Bisaya. Pero, yung... Taga Dipolog po. Ano ba yung trabaho mo dyan? Simple lang po. Ano sa company? Company po. Ah. Private. Ano ka, manager ka? Ay, hindi po. Hindi po, hindi po. Hindi, mahirap po abutin yun. Bakit naman? Nga na, basta. Kontento na ako sa ginagawa ko. Masun si ma'am, masun. DJ? Kasi ito na pala kami. Pareho kayong masun. Mm. Oh. Masunurin ba? Masunurin. Pwede mong guwapa? Ay, wag mo ko tawagin guwapa kasi di man ko guwapa. Hindi ako guwapa. Lay lang, lay. I miss lay. Pwede ba malaman kung ilang taon ka na? 46 na ako. Patanda ka pala sa akin ng taon. Ay, oh, 45 lang po kayo. Bakit ano tingin mo? Ano ba tingin mo, ma'am? DJ? Bakit may tawat? Ha? Bakit may tawad? Ay, wala tayo sa palingki eh. Naka-DJ tayo eh. Hindi sa edad ko ba? Ay, naka-DJ tayo kaya kailangan yung totoo yung sabihin para di magka-problema pag sa bandang muli. Ito totoo naman yan eh. Totoo ilan naman po anak eh. Ninyo yan? Wala po akong asawa kaya nga nag-anak ko. Ay, lawan oo, oh, siyempre. Mm-hmm. Walang nagkagusto. Ay, wala ganyan. Ano, tamad ka lang siguro maghanap ng nobya. Naghanap naman, pero... Ah, hindi ka nagkusige. Sipagan mo pa. Pangit ah, hindi. Ako, wala setsura yan. Takas sa sipag, tiyaga yan. Kaya walang nagkagusto? Hmm, hindi yan totoo. May... Ikaw may girlfriend ba? Nga, may boyfriend nga, may girlfriend nga yung mga pilay dyan na hindi halos makalakad, ikaw pa kumpleto. Oh, buti pa nga yung pilay eh. Siniswerte sa babae, ako hindi. Nga, matanda, may edad ka na, kailangan mo na, umano ka na, umpusad ka na. Sino kaya, nga naghanap ako eh, nagpapatulong ako kay DJ. O, paano ka nakapasok kay DJ? Siyempre. Inaad ko sa imo. Ay, ganun po. Wow. Kana, maprosigik ka. Ta, di pa huwag lahat. Di pa huwag lahat. Araw-arawin mo si DJ para biglang kanya ng pang ano mo, panghabang buhay. Malaspag. Single mom ka ba? Malaspag ako. Opo. 2013 po namatay yung asawa, yung Paris ko. Balo. May anak ako. Isa. Ayan. Isa po. Gano'n nakalaki? 15 years old na po. Malaki na pala, babae. Malaki po. Pwede yan madagdagan? Ah! Iwan ko lang. Ay. Ba't ngayon ka lang kuya nakaisip na magkaroon ng ano, ng relasyon? Sa bagay, dito ba naman huli lahat? Kaya nga eh. Sipagan mo, prosigihin mo na. Wala, malayo-layo pa yung 50s. Masipag naman ako, kaso nasa tadhana siguro yun. Ah, hindi. Masakit man, ibig sabihin lang doon para matuto ka. Baka namatay na yung para sa akin. Ah, hindi pa, hindi pa nga, hindi pa nga naianak. Gagawin pa lang. Gagawin pa lang, DJ. Hindi ah. Oh, gagawin pa lang daw. Kaya nga, mahirap hanapin eh. Pero may naging girlfriend naman kayo, sir.
Oo, dati meron. Oo. Ano ang taon yun? Ilang taon nang wala? Mga 2 taon. Aragoy. Ngayon pala, ma'am. Mm. Ay! Di, ano pa lang? Bago pa lang? Dami naman ako naging girlfriend, kaso hindi kami nagkatuluyan eh. Ah, baka dahil sa nagips, dahil sa pagiging playboy mo, kaya naubusan ka tuloy ng playgirl. Hindi naman ako playboy. Ay, madami man, sabi mo, madami, diba? Take note, madami. Hindi nga ako marunong manligaw eh. Yeah, isa-isa lang kasi, madami kang titignan, pero isa-isa lang kasi, doon sa isa, pag ano, tingin mo is ano ka, doon ka, sulitin mo yon, itutok mo doon. Hindi yung forever na madami, mawalan ka talaga niyan. Hindi naman ako nag-girlfriend kung meron pa akong girlfriend eh. Ay, okay. Isa-isa naman eh. Yeah, sabay-sabay. Pangit naman pag sabay-sabay. Oh, talagang pwede yon, di maganda yon. Pag-break na kami, yung naghanap naman ako. Oh, tapos bakit hanggang ngayon wala pa rin? Naka-DJ ang bagsak. Kaya nga, nagpapatulong ko sa DJ. Bakit kasi? Baka naman sobrang taas naman kasi ng requirements mo sa isang babae. Hindi naman. Simple lang yung gusto ko eh. Oh, eh ba't di mo nahanap? Kaya nga mahirap hanapin eh. Huwag, subukan mo kayang hindi maghanap, baka kusang darating sa'yo. Wala. Wala. Wala nang darating na ano, naghanap, yung hindi pa umahanap. Hindi, wag ka kasi lagi nasa bahay, umabas ka. Ikaw ba, plano ka pa bang mag-asawa? Depende ya, kung talagang makita ko yung ano, yung prosigido. Siyempre, sa pag-asawa, lalo na, may experience na ako na nakaraan. Siyempre naman, hindi ka naman basta-basta din na ano. Depende ah, kung talagang makahanap ako na, mabigyan ako ni DJ ng taong totoong tao, na lalaki na magpakalalaki, why not? Lahat naman ng tao. Hindi, may iba kasi, minsan kasi kahit naglalakad tao yan, ay, mahirap sabihin. Baka yung ugali, yung inaanap ko. Oh, siyempre naman, yung talagang pinakauna. Sa akin, ganun rin eh. Minsan kasi, tingin mo kasi, ano, bildo, pero yun pala, plastic. Plastic yung ugali. Yung totoo, at saka ano, mahirap kasi ya, lalo na may anak ako ya, yun ang pinakaingatan ko ya. Wala namang mali dyan kung mahal ka niya eh. Ah, hindi lang basta ang mahal ang ano ngayon? Batayan? Ano yung batayan ngayon? Mahal ka nga. Ikaw naman ang magbuhay. Paano yun? Oh. Sige nga. Ikaw yung magbubuhay sa kanya? Oo. Oh, paano yun? Mahal nga ako na isang lalaki. Ikaso naman, ito naman ang hindi magbubuhay sa kanya. Hindi yung hanapin mo yung bubuhay sa'yo. Oo, oh, yun lang nga. Kailangan talaga ngayon. Ingat din. Hindi basta-basta din. Ikaw ba ya? Ano pong ginagawa mo sa buhay ya? Wala. Naghahanap ng asawa. O, tapos maghanap ka asawa. Anong ibubuhay mo sa asawa mo? Wala nga yung asawa mo magtrabaho. Siyempre magtrabaho rin ako. Anong ginagawa mo, ya? Wala. Dito nakaupo. Yun lang. Yun lang. Sa ngayon nakaupo. Paano yun? Pag may babaeng magkagusto sa'yo, ano yun? Magtitigan na lang dalawa, nakaupo, magtitigan. Maghapon. Hindi naman. Siyempre magtatrabaho rin. O, paano? Saka ka pa ba magtatrabaho kung kailan andun na siya? Dapat, ngayon nawala pa siya, dapat umpisaan mo na para doon siya. May trabaho naman ako, kaso lang nagpahinga. Ah, okay. O, tatanghali ngayon. Mananghalian ka. Nakapananghalian ako eh. Mm-hmm.
Bio po kasi, kaya ako nag-message ni DJ. Kaya nga. Wala, may binigay si DJ sa akin noon pagkatapos naman namin nag-usap. Ang gusto naman niya, ako yung ano, ako yung laging mag-chat-chat sa kanya. Ay, hindi pwede yun. Ano yung suruin mo siya? Ano ya? Sinong kasama mo ngayon dyan ya? Lala, sa ano? Sa tinitirhan mo? May mga parents ka pa? Meron, tatay. Ay, di matanda na rin tatay nyo ya? Kasi may edad na rin po tayo eh. Natural, may edad na rin eh. Pero may kasi mga kapatid ka ya? May mga dalawa. Malayo po ba kayo sa Cotabato? Siyempre malayo dahil Iloilo ako eh. Western Visayas sa akin eh. Sa inyo, Mindanao. Oo. Western Mindanao kami. Ito sa amin, Western Visayas. Lalong malayo tayo. Parehas lang ba? Pandinig, ano, pero malayo tayo sa isa't isa. Siyempre malayo. Anong ginagawa mong trabaho ngayon, Yang? Uso ba dyan yung, uso ba dyan yung mag-guma? Walang guma dito. Guma ng sasakyan, meron. Hindi. Anong igarod ang ginagawa niyo po? Sa akin, sa electrical ako eh. Ay, on call kayo, ya? Hindi naman. Ano nga, may ano talaga kayo? May kumpanya kayo na pinagtrabahoan? Meron. Naman pala, napaka-humble nyo naman po. Pangit naman pag, ano? Oh, tapos may trabaho naman pala kayo. Tapos bakit, ano, regular naman po yung trabaho nyo? Oo. Oh. So, naka-leave ka ngayon? Bakasyon. Di malaking kumpanya. Malaking kumpanya yung ginaano nyo, pinagtrabahoan. Hindi naman malaki, tamang-tama lang. Diyan din lang po sa Iloilo. Oo. Malapit kayo sa city? Medyo malayo. Tinikal. Pero sa ala, tikal ka daw yan. Ano ba yan? Magkakatutuo ka ano, naman yan. Paano ang tikal? Malapit kami dito sa kampo ng sundalo eh. Ay malapit ano nga, malayo kayo sa siguro, malapit kayo sa bayan? O malapit, 1 kilometer. Ay, okay. Pero sa siyudad, 33 kilometers. Matagal ka na dyan sa trabaho mo, ya? Matagal-tagal na. Regular ka na po? Medyo. Anong medyo? Ba't di mo alam? Ba't di mo alam? Contract lang ba? Uso pa rin pala yan ngayon. Pero tuloy-tuloy. Ganon yung mga kumpanya eh. Hindi nagre-regular ng tao. Pero at least ya, may trabaho kayo. Siyempre. Pagtapos ng kontrata rin nyo ulit. Wais yung mga kumpanya ngayon eh. Di, wala kayong benefits. Is, ganon lang. Okay na yun. At least kahit pagtanda, mayroon kang asahan. Mag-asawa ka man o hindi, may pangbili ka kape. Pero gusto ko sana mag-asawa eh. O di mag-asawa ka. E, persige mo kasi. Ikaw nga yun, ma'am. Kaya nga sumali siya para makahanap siya ng asawahin. Paano ka persige? Wala, parang ayaw mo naman. DJ, ano yung DJ? Kaya nga sumali siya para makahanap ng asawahin, ng makaanakan. Ikaw yun.
Ay, pag hindi siya mag-sigil, Jay, paano naman? Alangan ako, ligawan ko siya. Aniligaw. Siyempre ako yung maniligaw sa'yo. Mm. Deja, tignan mo yung binigay mo sa akin noon nung first time kong sumali sa iyo. Di ba ang gusto niya ako ang mag-unang chat sa kanya? Mm. Ah, buyag! Bakit ngay? Buyag. Baka may sapa yun. Hmm? Ayaw po siguro maghirap nun, ma'am, kasi ang gusto niya mangyari, pag ikaw nag-chat, may gusto ka sa kanya. So wala na pong pag-usapan, ganun. Kasi ikaw yung nag-chat Ayaw po yun. Ayaw ko, DJ. Isisir mo ang Pilipina ako, DJ. Ang manok talaga, DJ, ang lalapit sa palay. Hindi yung palay lalapit sa manok. Kahit wala tayong itsura, ah. Tadignidad ang importante. Itsura, ah. Sa panahon ngayon, kaldiro nga may tsura eh. May tsura nga yung pusa eh. Oo, kaya nga. Eh, magprosige ka na kasi, kuya. Kaya nga, prosige nyo nga tayo. Huwag pinakamalitikan yung babae ang, babae ang manligaw sa'yo. Wala ka pa man ang anding anak. Siyempre ako yung manligaw sa'yo. Ha? Siyempre ako yung manligaw sa'yo. Ah! Siguraduhin mo, naayusin mo ako pagligaw. Siyempre, himpit kagdali sayang akong gugma mo. Aragoy. Ano? Ako yun? Ano? Talisay? Dalitay ba? Ne. Hindi ya, kasi may edad na rin tayo. Yung nasa punto ba na nasa edad din natin yung ano? Iba? Kaya nga eh, direct na point na lang ako eh. Kasi may edad na tayo. Huwag na tayong magpa-stay-stay pa. Oo, huwag nga. Kung nagkagustuhan, hindi tuloy-tuloy. Oo, hindi na. Kung sa Bisaya, paan yung lubo na na. Siguro. Hindi naman ako masyadong sa Bisaya eh. Taga-denti mo si Rao? Iloilo. Din si Rao sa Iloilo? Dingli. Denti mo sa Dingli? Barangay Tanghawan. Tanghawan ka? Di kasi Mario, tagal ikaw. Sabihin ka dapit. Kita mo raw may kuno dyan nga kapanggaling may abjanjel nga nakabutang? Oo, siyempre. Oo, ti akon. Rapit, ti namon. Ti akon da. Oo, ti mo glik lalak na ko. Ay, mo ka. Why? Ang kapitbahay ka na. Bago talaga ikaw makita mo. Ay, bago lang li, timok maan nga. Kugli, jagad dyan, ingot balay mo. Oo. So, kilala mo si Udik dyan nga tatay ko, nga tanagi na pabantay ko ako, no? Siyempre, dati ka mga taga-salanan mo. Ay, taga din timo sa salanan dati. Eh, sino, timo? Why, may migo ko to sa... Ano plido kami? Mga danton. Ah, to sa babaw, sa buke. Babaw, Kadaypol. Kadaypol. Tito ka sana naman kami sa una. Gari na kabakalo ko lupa diyan sa Tangawan. Oh, defensor. Oh, diyan sa defensor. Hindi may balay na to sa sulod, to sa likod bla kanday ano. Ah, Gina, hindi na matig magchismis ang duwa. Si ma'am lang. Magkapit lang pala kayo. Magkapit bahay ka mo ma'am sa probinsya. Ingod dai. Ayun lang. Ingod dai balay. Hindi pala kayo magkalayo ni DJ, kuya? Oo nga eh. Kasi, magkapit ba pala kami, hindi ko alam eh. Kasi bira lang ako nakauwi. Last year, isang araw lang ako dyan eh. Mas DJ, pag... Yan ako lagi sa tindahan eh. Pag magka-connected kami ni kuya, di makita din kita ng personal DJ. Ayun, pwede. Iring ganun. Iring ganun. Ariyabaw. Pwede daw, pwede. Hindi, ano lang. Biro lang yung DJ. Biro lang. Walang laman yun. Ay, para makasi Mario man kita eh. Oh, ang ganda pa man, DJ. Napilido niyo niya? Sa akin? Opo. Hindi na tayo live, sabihin ko sa'yo. Oo, hindi pala. Bawal, sorry, DJ. Sorry, nakalimutan ko.
Basta magkakilala kayo ni Deji. Hindi. Paglokohin mo ako, tanungin ko si Deji. Oh, hindi ko nga kilala, ma'am, kaya nagtanong nga ako kung saan siya eh. Hindi ko nga po alam pangalan. Ah, si Norbert. Ah, Norbert. Ay, kita ko yung Pliedo niya. Oh, nga po, familiar nga po. Oo. Ayan nga. Ano? Magpusigi ka, makarating ka ng Bagyo. Siyempre. Pero hindi pa ngayon. Ano nga, alam nga naman na sa kagang makarating ng Bagyo, doon tayo sa 60s? Hindi naman tayo milyonaryo, nakasabi, makapunta-punta agad. Una pa naman ako sa'yo na magiging 60 kasi mas matanda ako sa'yo. Hindi bali mag 60 basta nagmamahalan. Ana, di na tayo makanak niyan. Kaya nga. Bakit ngayon makaanak ka pa ba? Ay, siyempre alam yan. Next year siguro makaanak ka pa naman. Ay, wala na ah. Kung sa kanin pa yun, bahaw na. O, kahit bahaw, pwede naman ikalo-kalo yun. Ay. No, joke lang yun. Joke lang yun ya. Joke lang yun ya. Alam ko rin eh. Eh, kilala mo dyan si Kapitan T-Boy? Siyempre, classmate ko na DJ. Ah, classmate tanay, gili ka mga duha. Oh, ati regards lang kay Kapitan T-Boy. Oy, kilala ko ni Kapitan T-Boy. Ay, sabagay, why Timo, gitig parapit siguro to sa balay pag uli ko mo. Oy, kaya irinom sa datos balay pag uli ko. Bimbre. Ginagawa mo ka lang imong utod. Mm-hmm, mga utod ko, oo. Pagkat pa kinobla. Mm-hmm. Na masyat. Mm-hmm. Sige, para magpakasal kayo ni ma'am, kung gusto mo sa Bagyo, puntahan mo sa Bagyo, sir, samahan kita, sir. Masyalan natin sa Bagyo. Ay. Wala, hindi na DJ, hindi na niya narinig kasi wala eh, kasala na eh. Yun lang. Lagi pag tumunta ako ng Bagyo, ano, pagkasal ka sa akin. Mm-hmm. Kasalan agad. Ilalanin mo na natin sa atin na bago natin itali yung mga sarili natin. Hindi kung ganun, wag mo na ako pupunta dahil pag sigurado ka na, pupunta na ako. Ayaw ano? Ka ngayon, makapasyal ka ng Bagyo? Lagi naman binabagyo sa Iloilo, ma'am eh. Ngayon, kung pupunta. Ay, ganun ba? Pero ibang Bagyo yun, DJ. Ayun. Kasi DJ, ma-enjoy niya sarili niya, DJ, sa mga tanamin pa lang. Mm-mm. Oh, ba? Ayun, pareho lang, parang Bagyo din kasi sa amin doon, ma'am. Bukid man ah. Ay, ganun ba? Oo. Ay, okay. O, dyan ka na lang, narod, kuya. Dito nga sa amin, oh. Tamo, ano rin to, ibundok. Mm-hmm. Ay, bundok? Sa likod. Mm-hmm. Diyan sa likod ko nila Digio. Ay, diyan na yung sa amin, sir. Sa likod mo na yan. Diyan na yung likod. Sabi ko. Oh. Ay, oh. Katabi kami dito ni Ma'am Gina eh. Ah, okay. Ayun pala eh. Ay, tubigan. Oh, sa tubigan. Ayan pala. Ma'am, kapitbahay ko po talaga to si sir. Nga lang, kapitbahay na magulang ko pala. Hindi, makita ng personal. Darating tayo dyan pag magpakasal kayong dalawa. Kaya nga eh, pag pumayag, puntahan ko, pakasalan ko agad. Paano mangyari yun? Alam nga naman, DJ, yung palay pupunta sa manok. Saan po ba yung anak mo ngayon, ma'am? Ay, nandito sa akin, DJ. Puntahan kita dyan. Mm-hmm. Kung payag ka, napakasal tayo agad. Ay, walang ganyanan. Yan. Eh, tapos
sige, pagpakasal agad. Tapos pag na, halimbawa makilala ko yung ugali mo, hiwalay agad. Kaya nga, mayroon tayong gigit ng each other eh. Anilahanin mo, may mga itatatago. Wala madali, makukumunta dyan eh. Oh, ay, hindi kita na madali. Kumbaga, sinabi ko lang. Sinabi ko lang ya, sinabi ko. Pera ko dyan, sigurado ka na. Pagpunta mo dito, kasama mo na si DJ. Pwede ah. DJ na daman. Siyempre, kapitbahay. Wala dyan si DJ, wala dyan. Pagpapakasyon lang, nandyan siya. Hindi, hindi, hindi. Papapuntahin ko si Sir dito, interesado sa Maynila, ma'am. Tapos samahan namin siya pupunta dyan sa'yo sa Baguio. Saan po ba kayo, saan po ba kayo sa Baguio? Sentro kami, DJ. Dyan mismo sa city mismo, no? Madali lang, Sir. Mga prepare ka lang, Sir. Prepare ka lang, Sir. Guro, Sir, ano ah? Gas natin 6,000 balikan naman yan, Sir eh. Mga 10,000, Sir. Mula Maynila pa Baguio. Ala, grabe naman, DJ. Kalaki naman. Magkano lang ba ang Manila to Baguio, DJ? Ay, nung nakaraan dyan kami ha, kulang 6,000 yung gas ko balikan, ilang hindi ka kakain. Oo, di ba? Ay, may sarili kayong sasakyan. Gumala kami dyan. Oo, siyempre. Ilan, DJ, ba't di namin kayo nakita? Ay, no. Noong December lang? Ay, kailangan ko yun, December. Ayun? Magpanagbina na, DJ. Mamasyal kayo, Baguio. Oo. Ayun, kung gusto mo, Sir, dalawa na lang tayo magmotor tayo kasi nagmumotor ako papunta doon. Minsan. Ayun, mga tipid tayo niyan. Panagbina, malapit na. Oo, samahan lang kita, Sir. Para makaasahawa doon ikaw. May pira doon, imo doon edad, oh. Kaya nga, 45 ka na. Ah, mag-asawa daw siya, DJ, pero hindi sa akin. Gano. Ha? Parang ayaw na naman, DJ. Alam nga naman sabihin. Parang ayaw alam naman sa akin. Alam nga naman sabihin ko agad, oo. Hindi, ganito na lang, no? Dapat tuloy-tuloy komunikasyon yung dalawa. Ma'am, huwag mo indyanin si Sir, ha? Dapat tuloy-tuloy yung pag-uusap ninyo. Hindi, hindi ko galing mangindyan, baby. Hindi ko galing mangindyan. May konsensya ako. Tapos kung magkaunawaan naman kayong dalawa at kung interesado naman talaga si Sir, edi, pwede yun, no? Pwede po pumunta, pwede mag-stay si Sir dito sa akin kahit ilang araw lang kung gusto niya. O, tapos dalhin ko siya doon. Kilala mo si Dodoy, Sir? Kilala mo si Sir Norbert? Kilala mo si Dodoy? Magkutabla si Kapitan kung sino si Dodoy. Kaya rin si Dodoy di si Balay. Oh, tatlo tampanaw sa may ano eh, sa may Baguio. Lala mo si Dodoy. Oh, nag-guide ka na talaga ni DJ, ha? Oh, tulungan talaga kita, Sir, para makahanap ka na. Andito na eh. Dodoy. Oo, si Dodoy. Oo. Magulang ko man eh. Isaro ka to Igdias, Manila. Diyan ka stay ka na kon. Ang darabla ka kuno dyan ang una, tikay ginbuol ko ginpakadto, dis may lagi ni mo kong yayak bata ko. Yayo gali, yayo. Oo. Lalim na ginigil. Ang karaya, tamon nga daan, ma'am, amamu taga dingli tamon. Ti amu tamo karaya mag-istoryanay, amu gara tamo mag-artubangay, amu ramong uturo mag-rambal, da, istorya blao. Hindi tamon pure nga hiligay nun, karaya mag-istoryanay, ah. Isa mabato, gid ikaw. Ma'am, ito uno among istorya. Ma'am, amo di ata na among pangambara lanon. Totoo po, Sir, kung interesado po talaga kayo kay girl, bakit naman hindi, di ba? Ano eh, DJ? Oo. Pero istorya, blas tatay dyan, kay upod kung paano, di kung gusto mo. Oo, talaga lang ha. Oh, binigyan ka na talaga ng offer ni DJ, oh. Oo. Oo nga eh. Pag-delivery? Pagka-delivery ka na lang ya? Pika-pain ka na lang sa Baguio? Oh.
Pe. Di opo ba ngayon yung guwapa? Ha? Okay man. Di opo. Ilagi ko guwapa. Yan o ka man. Silay lang ko, silay. Ano nga silay man? Lay, lay lang tawag na ako. Lay lang itawag mo sa akin. Lay, Ano yung pangalan mo? Lay! Laylay daw siya. Laylay na ba? Laylay. Matanda na eh. Laylay na. Laylay na. Pastilan. Oh, ano na ya? Punta ka na ng bago. Pag sigurado ka na pupunta ako. Baka pagdating ko doon, ayaw mo naman. Sayang. Ay, ako yung Janira, hindi ko gali yun. Sir, medyo alam ko naman na pao yun doon eh. Pagdating sa Baguio, kunin mo lang address ni Ma'am kay tuntunin natin bahay niya para walang kawala. Kahit hindi na kayo makarating sa bahay, sa terminal pa lang, kilala na ako. Wow! Yun pala, sir. Sikat siguro yung marugbot-bot siguro. Sikat. Siguro ng base mo. Ay, hindi. Matagal na kasi ako dyan. Kilala ka sa terminal ng bus? Opo, DJ. Since 2004, since 2004, DJ, dyan na ako, DJ. Victory line, anong bus nga po yan dyan? Terminal, ma'am? Secret, DJ. Secret muna, secret. Yun lang. Ano, siguro empleyada, siguro yan ang bus company. Hindi, noon yun, noon. Pero nung lumipat na kasi ako ng... Kilala ka. Pero ang mga trabaho kasi DJ, nandyan pa. Mm-hmm. Ako lang kasi ang lumipat ng kumpanya kasi nung kasing nag-asawa ako DJ, ayaw na sana ako ngayon na pabalikin sa trabaho. Tapos nung bumalik ako, syempre, nag-apply ako ng iba na namang iba na namang trabaho. Opo. Yun ang nangyari. Pero katabi din lang doon, DJ. Ilang taon na po ba kayong byuda ulit? Po? Ilang taon ka na bang byuda, ma'am? Walang asawa? Ano, DJ? Mag-11 years, DJ. Tagal na rin pala. Opo. Si Kuya, nung nakaraang buwan lang siya nawala ng nobyo eh. Oh, papikit-pikit mata o, pakikot pa si Kuya o. Dalawang taon na, wala akong nobyo. Sabi mo nung nakaraang buwan, wala kang girlfriend. Dati kababayan, dati ni DJ doon sa Ansalanan. Sino nobya mo siyang una, hao? Sa barangay natin. Barangay ko sa diin, sir. Sino nobya mo ito sa Salanan, sir? Mahina siya. Huwag mo nang banggitin. Kaya nakapag-stay sa Salanan. Kasi hindi ko na mukhaan ito si sir eh. Sabagay, matagal na rin. Matagal na rin po kasi ako mula doon. Dahil sa may nobya siya doon, DJ. May nobya pala siya doon. Sino kaya? Pero hindi talaga DJ na totally magkapit bahay kayo, hindi kung dahil lang sa may nobya siya doon. Hindi. Kasi kabilang barangay po ngayon si kami dati nakatira, doon na rin siya nagstay. Tapos lumipat po kami diyan sa bayan. Malapit po 'yan sa bayan, mami, sa kampo ng mga sundalo. Kasi nakabili ako ng lote doon para sa magulang ko. Tapos taga doon din pala si Sir. Almost 1 kilometer lang. Oo. Diyan din pala si Sir. Malapit. Magkapit bahay. Likod nga na niya. Bahay na namin, no? Pero bukid po yan. Oo. Ay, malayo sa kalsada. Malapit po. Highway mismo. Kasi maganda daan po diyan, ma'am. Malapit. Malapit. Maganda yun. Putol-putol kayo yan. Parang Bagyo nga po, ma'am, pati Akyatin, yung lugar. Parang Bagyo. Ah!
Sige ya, kay baka ya makapasyal din ako ng ano ya, Iloilo ya. Mm-hmm. Pero malayo kasi sa Cotabato, ano? Malayo. Cotabato kasi ako pumupunta pag nagbakasyon ako, DJ, Cotabato, tapos uwi ako sa amin sa Ipulog. Ah, edi Iloilo ka po muna, papunta doon sa Mindanao eh. Mm. Kasi sa Visayas lang si Sir eh. Oh, Visayas mm-hmm. muna tapos sa Mindanao ka na didiretso. Isama mo siya kung gusto mo. Wow. Magtotoy kami. Opo. Eh, malaki naman na po yata anak niyo, ma'am. Ilang taon na po anak mo? Po? Ilang taon na po anak mo? May na-signal ni Sir. 15 years old na anak ni. Ano na, grade 10 na DJ? Mm-hmm. Magmo-moving up na. Ayun pala. Sir, malaki na po pala yung anak mo, sir, pag sakali, oh. Hindi ka na mahirapan. Ay, hindi na siya hindi alagain ang anak ko, DJ. Uh-uh. Nagsasarili na siyang luto, sarili na ba, ganun. Uh-uh. Ayun. Kahit nag-iisa siya, DJ, hindi ko siya pinapalaki na na-spilt siya. Noon ang boy tatay niya, spilt talaga siya. Uh-uh. Pero nung ano, nung nag-start na ako na nagtrabaho, DJ, uh-uh. ano na siya, natuto din siya sa sarili niya. Uh-uh. Uh-uh. Kasi lalaki, DJ, hindi po pwedeng, ano, hindi po pwedeng hindi mo siya turuan na magsarili siya. Tama, kailangan matuto siya magsarili. Oo, kaya sa pagluluto, DJ, hindi na niya ako inantay na pagalimbang nasa trabaho ako. Basta, meron siyang may luto sa ref, yun, siya na bahala. O kaya, pagka wala siyang ano, siya na mag-ano, initiate sa sarili niya, anong anuhin niya, gagawin niya. Paglalaki talaga, kailangan sanay siya magsarili. Kasi pagdating ng, pagdating ng araw, lalaki yan eh. Kailangan talaga magsarili. No. Yun po din dyan, inaano ko din sa kanya, talalaki siya eh. Hindi po pwedeng anuhin ko siya, yung talagang aasa lang siya, ganun. Yes. Yun. Uh-huh. Kasi baka iwanan din ang magiging asawa niyan kung di marunong magsarili. I mean, maghanap buhay, di ba? Eh kung sa totoo nga ni DJ, gusto nga niya, sabi nga niya sa akin na, mama, mag-ano ako, na tanggapin mo ako, mag-apply ako diyan sa trabaho mo kahit ano lang yung kasi magbabakasyon DJ, di ba? Gusto niya magtrabaho na nga pero hindi niya sinasabi, hindi naman ibig sabihin DJ na magtrabaho siya na baga ano na ang pag-aaral niya, hindi, ang gusto lang niya habang makasyon daw siya para may kita naman siya. Yes. Tapos para pagdating ng ano, bahala na daw siya enrollment, ganun. Kumbaga sarili niya na nag-iisip na rin siya para sarili niya. Independent na. Ayun pala sir, kahit ayun tulad sa iyo, wala ka ring anak. Si ma'am po kasi, hindi naman na po alagain yung anak. So kahit saan kayo pwedeng gumala, no? Anytime pwede mong dalhin si girl dyan, tapos sasamahan mo pupunta ng Mindanao, sa Cotabato. Ayun. Ay, pero kuya, ay, sabihin ko sa iyo, ahil pa lang. Una mong mahalin anak ko. Yun, hindi naman pwedeng mahalin mo. Sa buhay mo. Lalaki yun eh. Kasi madali akong kausap, madali akong intindihin eh. Mm-hmm. Ugali ko kasi ano, kumbaga sanay ako makipaghalubilo sa mga tao kasi yun kasi ang ano ng trabaho ko. Mm-hmm. Marunong ako makisama talaga kahit saan ano. Mm-hmm. Ang ano ko DJ pinakauna, ayun, siyempre nanay ako DJ tapos matagal kami walang o ayaw ko yung masaktan na man yung bang parang kahit sa salita man lang ba DJ na masakit, ayaw ko yun. Yes. Kaya yun ang pinakauna ko DJ na tinitingnan ko sa baga, di naman talaga maiwasan DJ no na mayroon kang may magpagusto sa'yo. Mm. Una talaga DJ na tinitingnan ko kung paano niya pinapakisamahan yung anak ko. Mm. Yun ang una kong tinitingnan DJ. Ah. Eh di sir, umiinom po ba kayo, sir? Dati, DJ, ngayon hindi na. Yun lang. So dapat marunong ka makisama dun sa anak ni ma'am. Eh bata pa po yun, di umiinom. Ma'am, timing, kasi hindi si sir umiinom. Mag-ano na lang sila, magbabasketball. DJ, ang pinakayang ng anak ko yung umiinom, nagsusugal, yun. Nagbabati. Oo. Oo. Pwede basketball na lang, diba? Parang may trauma siya ngayon. Mm-mm.
Kasi yung tatay kasi niya, DJ, yun ang cause nung pagkamatay, yung inom at saka. Hindi naman sa totaling pala inom si tatay niya. Yung pagsigarilyo nga. Pero kung kailan naman ang kinutuan niya yung sigarilyo niya, doon siya nagkasakit. Kaya yun ang trauma niya. Kaya yung anak ko, DJ, ang ginagawa niya. Kain, gym, tapos sports. Yun ang ginagawa ng anak ko. Kasi yun nga sabi niya, ang sports, para maiwasan yung isip, no, imbis na mag-bisyo ka, imbis na pang-barkada ka. Tama. Mabait pala yung anak mo, no, sir? Nasa ano siya, DJ? Nasa simbahan. Nasa simbahan, nasa sports niya, nasa gym. Ganun ang ginagawa ng anak ko. Magaling kasi yung nanay. Hindi yan, nasa pag-ano naman din yan. Naka-ano naman din kasi, pag nagdisiplina ka din ng anak, ipapakita mo din kasi sa kanya na yung pinapangaral mo sa kanya is parang galing din ba talaga sa loob mo. Ganon, seryoso ka sa pag-ano sa kanya, ganon yun. Kaya yun nga ngayon ako, kuya, kung may bala ka talaga sa akin, anak ko muna ang pag-isamahan, hindi ako. Sino pa rin naman? Anak ko muna ang mahalin mo bago ako. Siyempre, dalawa kayo. Ng bata, ng anak, eh, sa bagay, matutunan mo din siguro, ha? Siyempre, pag mahal kita, mahalin ko rin anak mo, eh. Mahalin mo muna anak ko. Bakit? Hindi pa kakigi. Dapat sabay, DJ, di ba? Tama. Masabay mo pa yun. Siyempre naman. Siyempre kita, dapat lang mahalin ko rin anak mo. Oo, talagang ganun. Pero paano pag sabi mo, anak mo muna yung mahalin ko? Baka maging bakla ako, eh. Hindi naman, kuya. Hindi pa. Bakit naman maikin. Bata pa. Siya kumbaga, ginawa mo lang yun para may pakita mo na mahal talaga ako. Mahal mo din yung anak ko. Kasi yun ang pinaka-importante sa buhay ko yun, eh. So, mahalin mo muna yung mga taong minahal ko. Diba? Kuya, wala na, hindi na ako marinig sa'yo. Para ka ng rupos. Utusan mo si Sir mahalin anak mo, ma'am. Baka isa sa kanila magiging bakla pag gano'n. Ay, hindi, DJ. May bata yun, DJ. Ano mo naman, maintindihan mo, bata yun. May ano ba na mapasok sa bata? Hindi mo pa sabi. Kiminahal, eh. Di man kita maintindihan, kuya, Chappy. Sir? Saan mapwedeng kunin nyo? Wala ng signal si Sir Day. Lipat po kayo ng pwesto, sir, para hindi po... Makapit lang, 1 kilometer. Lipat po kayo ng pwesto, sir, para ano, para... Putol-putol na si Sir. Okay, Jerry. Send mo sa akin. Hindi ko na. Wala akong maintindihan yata. Wala man akong marinig. Putol-putol kaya, eh. Wala na. May tumatawag na po yata. Baka daming bayaran yan. Ha? Baka daming bayaran yan. Alin? Alin ang maraming bayaran, kuya? Okay. Ano yun? PSA. Kuya, di man kaintindihan.
Grounded ho yata yung... Wala ako. Yung headset niyo po, sir, grounded po yung headset. I-loudspeak nyo na lang po siguro. Sige. Connected naman na po kayo sa isa't isa, no? Keep in touch, sir, ha? Pwede po kayo mag-PM dito sa akin. O kontakin mo si Dudoy kung interesado ka kay girl. Pwede, ah. No problem, ah. Pasyal ka ng Maynila. Tapos samahan, igala kita sa Baguio. Siyempre, gastos mo yun. Sinamahan kita, eh. Usap na lang po muna kayong dalawa, ha? Magbigayan ako kayong dalawa ng Facebook Messenger para tuloy-tuloy pag-uusap niyo doon sa Messenger, ha? Thank you, good luck. Wanted, sweetheart. Okay, sige. Salamat. Magbigayan lang po kayo ng ano niyo diyan, sir, ng Facebook para tuloy-tuloy pag-uusap niyo kasi dito po sa Imo or sa Viber medyo mahina po 'yung signal, no? Sige po. Eh mga sawa, dugid ta na. That was Mr. Norbert and Miss Lai. Wala naman po sa may Baguio.